Magandang hapon, ma'am. Oh, magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. Ma'am, nabanggit po kaninang umaga sa distribution ng financial assistance, nabanggit po ni Mayor, na 1.2 million na lamang yung natitira doon sa ICE fund. Opo. At buwan pa lamang pa po ng July. At mukhang kakaposin dahil sa binibigyan niyo pong tulong, 5,000 sa kada namatay ang senior, 3,000 sa nagdadialysis. Kaya nasabi niya magsasabit siya ng supplemental budget. Tama po ba, ma'am? Yes po. Kanina po nag-meeting po kami together with the budget officer, si Mayor po at sa accounting, at inihain nga po yung proposal ni Mayor na kailangan pong magkaroon tayo ng supplemental proposal or supplemental fund for the AICS. Kasi po, ang projection natin sa 1.2, kung hanggang December po o yung end of the year ay kukulangin po, dahil alam naman po natin na madami pong pumupunta ng mga nangangailangan dito sa MSWDO. So, per week po ang pamimigay po ng PINASA assistance, no? Average po, mga isang linggo, magkano po yung naibibigay po natin sa tao? Oo, sige po, sa aming trend po dun sa pag-check kung magkano yung AICS na binibigay per week, nasa minimum of 300 plus po, 300,000 to maximum of 500 plus. Mm-hmm. So ito po yung kinikater natin weekly. Ang mga binibigyan po natin ay yung mga burial assistance for the senior and po yung mga hindi senior. And then medical assistance po, lalong-lalo na po sa mga nagda-dialysis at nagki-chemo. Ito po yung mga priority clients natin under AICS o yung assistance to individuals in crisis situation. At ito po ay regular po silang nakakatanggap, lalo na po yung nagda-dialysis, tama po ba? Ang guidelines po natin, kapag ka po medical assistance, every 3 months po ay pwede silang mag-avail. Okay, at ang binibigay po natin kapag ka chemo at saka po dialysis ay nasa 3,000 ang amount. Pero sila po ay pwedeng mag-avail every after 3 months. Opo, pero may mga considerations din po. Halimbawa, talagang ito ay kailangan na po nila. Case-to-case basis din po yung ginagawa natin. So, balik po tayo doon sa supplemental budget. So, post-submission yan sa Sangguniang Bayan. Opo, sa Sangguniang Bayan. Ayan. At kung sakasakali po na aprobahan ng mga magkano po yung ang isusupplemental po natin. Okay, kung nakikita po natin na 1.2 na lang po at pinoproject natin na until baka August lang po, maubos na po yun, ano. So, kung ang estimate po natin ay kung August, September, October, November, December, so baka po nasa 5 million pa yung ating isusupplemental na fund po for the AICS. Kaya ito po i-prepare natin at isasangguni po natin para sa mabilisang approval po ng ating Sangguniang Bayan, dahil ito po ay pagsagot doon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nangangailangan po. Kasi kung nakikita nyo po, hindi naman po ordinaryong mga tao lang ang kinikater natin dito, but especially po assistance na ito ay ibinibigay sa mga indigent at needy and sickly clients po ng MSWDO. So, napakahalaga na ang pag-aproba po ng supplemental fund ay agad-agaran, dahil ito yung pagsagot natin, ano, doon sa ating mandate, vision, and pangarap din po ng MSWDO na kailangan po we provide immediate intervention, especially to those persons who are needy, vulnerable, at saka po yung mga indigent clients natin. Medyo maiba po ako. Napansin ko po, since na umupo po bilang mayor si Dr. Jesulito Galapon. Opo. Parang tama po ba? Mabilis yung pamimigay ng assistance, o ngayon lang namin napansin? Tama. Opo. Sa akin po yung kakaupo ko lang naman po dito sa MSWDO, and as nung April lang po ako lumipat dito,
hindi ko po masabi, no, kung mas mabilis ba or ano po yung trend natin, pero nagagalak po tayo na sa pagtutulong-tulong po ng MSWDO at mga official dito sa Gimba ay nasasagot po natin yung mga pangangailangan. Hindi ko lang directly masagot yung tanong mo, sir, kung mas mabilis pa. Kasi in the past naman, naniniwala naman tayo na hindi po pwedeng i-delay yung mga ganito po na ano, no, na assistance. So katulad po nung binanggit ko kanina, ang mandato po ng MSWD is to deliver the necessary interventions in a certain timeline, at ang sagot po doon ay dapat immediate siya. Immediate. Kasi these are immediate needs. Ma'am, baka meron kayong naisabihin na hindi ko naitanong. Oo. Sa atin pong ano, mga kababayan sa Gimba, nais ko lang pong ipaalam na pagpapatuloy po ng ating munisipyo yung financial assistance na sinasabi, lalo po sa mga talagang eligible na makatanggap ng tulong. Ano, pumunta lang po kayo dito sa opisina at i-insure nyo po na kompleto yung mga papel, at wala po tayong ano, no, lahat po ay kayo ay makikater as long as complete po yung mga papel ninyo. Yun lang naman po. Salamat po. Salamat po, ma'am. Opo.